Magandang hapon po. Naghahanda na ang Eastern Samar sa pagdating ng sama ng panahong posibleng maging isa na namang bagyo. Ang mga paghahandang yan ginagawa isang araw bago anibersaryo ng pananalasa ng bagyong Yolanda roon. At nakatutok live si Chino Gaston. Chino. Pia, Ivan, unti-unting lumalakas ang ihip ng hangin dito sa bayan ng Dolores sa Eastern Samar. Dala nga ng paglapit sa lupa nitong low pressure area na bagamat hindi naging bagyo, ay nag-iingat pa rin ang mga residente dito, lalong-lalo na yung mga nakatira sa tabing dagat, gaya nitong mga mangingisda sa ating likuran na iniahon ang kanilang mga bangka dito sa seawall. Mula pa kagabi, wala nang tigil ang banayad na pag-uulan sa Borongan, Eastern Samar. Ang karagatan, hindi pa naman gaanong malalaki ang alon. Pero bawal na ang paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat bilang pag-iingat sa low pressure area na posibleng maging bagyo. Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office patuloy ang paghahanda sakaling lumakas at maging bagyo na nga ang LPA. May sapat pa namang relief goods ang lalawigan. Patuloy ang repacking at prepositioning sa mga bayan. Maga pa rin ang mga ilog ng lalawigan dala ng mga pag-uulan mula pa noong nakaraang linggo. Kaya nag-iingat ang mga taga-PDRRMO dahil mabilis na babaha kung bubuhos ang malakas na ulan. Wala pa namang napaulat na landslides, pagbaha o mga nasirang bahay dahil sa LPA. Sa bayan ng Dolores, mataas ang level ng tubig sa mga ilog. Pero dahil banayad ang agos, may mga bangka pa rin pumapalaot. Ang ibang bangka, iniaho na sa may seawall para hindi masira ng mga alon. On alert sila. Tapos nag-announce na sila barangay to barangay kasama ang PNC to be on alert sa mga tao doon. Pag mayroon bagyo, inakyat. Kay mahihibag mangindilala. Ano? Masisira? Masisira, o. O sa mas malakas, ngayon o yung nakaraan? Yung nakaraan, malakas talaga yun. Oo, kumpara ngayon. Kumpara ngayon? Ngayon hindi. Hindi naman malakas ngayon. Ivan, ayon sa PDRRMO, wala pang report ng pinsala mula sa buong lalawigan hanggang sa mga sandaling ito. Incidentally, yung pagtugon sa sakuna ng buong lalawigan ay lalong napatibay, no? Dala ng mga aral na nakuha nila mula sa pananalasa ng bagyong Yolanda na ang 7th taong anibersaryo ay gugunitain bukas. Ivan. Maraming salamat, Chino Gaston. Ang ulat panahon ni GMA resident meteorologist Nathaniel Mangtani Cruz. Mga kapuso, lumabas na hating gabi kanina ang bagyong Shioni. Ngayon, papalapit naman sa lupa ang isang low pressure area. Huli itong namata ng pag-asa sa layo lamang 75 kilometers north-northeast ng Borongan, Eastern Samar. At tayo sa pag-asa, posible pa rin po itong maging isang bagyo at tatawagin niya sa local name na Tonyo ang 2nd bagyo sa PAR ngayong Nobyembre. Tropical depression na mga kapuso ang turing dito ng Japan Meteorological Agency. At base sa wind forecast map ng Metro Weather, unang tatama yan dito sa may Eastern Visayas, yung Samar Leyte Provinces, tatawid ng Masbate, pupunta ng Romblon, maging dyan sa may northern part ng Panay Island, dyan sa may Oriental Mindoro, kasama yung Calamian Islands at Northern Palawan. Mga kapuso, papunta po yan ha, ng West Philippine Sea, yung bagyo na yan at LPA na yan na posibleng maging bagyo at lalabas ang ating PAR sa Lunes ng umaga. At dahil sa LPA, magdamag ang ulan dyan sa may Eastern Visayas na nakikita niyong kulay pink, kulay pula na yan. Yan po yung mga malakas na ulan, Eastern Visayas, Bicol Region, Romblon hanggang dyan sa may Masbate. Magdamag yan. At simula madaling araw mamaya, uulanin na rin ang Calabarzon kasama yung eastern section ng Luzon pati ang Mindoro provinces. Malalakas na ulan yan mga kapuso ha. Pero sa umaga mapapansin nyo, uupa na po ang ulan sa Visayas dahil matulin yung galaw nito. Sa ibang bahagi ng bansa, may chance na ng ulan lalong-lalo na sa hapon at ito ay dahil sa localized thunderstorm itong Mindanao at ilang bahagi ng Luzon. Sa Metro Manila naman, maghapong may chance na ng ulan mga kapuso, umaga pa lamang may ulan na sa ilang bahagi, bagyang mawawala sa tanghali. Pero sa hapon at gabi, tuloy-tuloy na naman yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Metro Manila. Ito mga kapuso, habang papalabas ang PAR, itong LPA na posibleng maging bagyo, posibleng mabuo po ulit ang isa pang potensyal na sama ng panahon naman dito sa may silangan ng bansa. Ito, forecast pa lang po yan,
Kaya pwede pa magbago, pero yan ha, makita yung umiikot na hangin na naman dyan. Mga kapuso, nagsimula na rin pong umiral ang Amihan o yung Northeast Monsoon. Kaya asahan na ang unti-unting paglamig ng panahon, lalong-lalong na maunihan dito sa Luzon. Pero dahil may La Nina, eh maaaring lumakas ang Amihan na posibleng magdala ng ulang pwede pong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang LPA man o bagyo, karaniwan na sa ganitong panahon, tumatawid ng kalupaan at yung mga sama ng panahon na yan, eh nagiging mapaminsala. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Nanarawagan ng tulong ang mga taga-Higmoto, Catanduanes na nawala ng bahay dahil sa storm surge noong kasagsagan ng bagyong Rolly. Mula sa Higmoto, Catanduanes, nakatutok lahat si Ian Cruz. Ian? Pia, tumambad nga sa atin ang matitindi pang pinsala ng super bagyong Rolly sa pagpunta natin dito sa iba pang bahagi ng bayan ng Higmoto dito sa Catanduanes na halos isang linggo rin na na-isolate. Matapos daanan ang matitinding landslide, pati na ang mga kalsadang nahukay ng ilalim dahil sa ragasan ng tubig sa bundok, ang wasak na arko ng Higmoto ang unang daratnan papasok ng bayan. Pagdating sa barangay Dororian, makikita ang bakas na iniwan ng superbagyong Rolly. Umabot daw kasi ng 6 na metro ang storm surge o daluyong dahil sa bagyo. Sira ang seawall kaya maraming bahay at istruktura ang nagiba. Dati-rati ay magkakatabi yung tahanan dito, no? Pero dahil nga sa superbagyong Rolly, nagkaroon ng mataas na storm surge mula doon sa Pacific Ocean. Kaya naman makikita natin yung malalaking bato ay napunta dito sa kanilang lugar at dati raw, itong kinatatayuan ko ay kalsada na tila ba binura na ngayon sa mapa. Isa sa nawala ng bahay, si Teacher Virginia. Umuwi lang daw siya sa Catanduanes ngayong panahon ng pandemya. Ganito pa ang sinapit nila. Damit na dala lang daw nila nang lumikas ang natira sa kanila. Sana matulungan niyo po kami dito kasi wala po talaga kami. Yung mga pamilya ng asawa ko sa Cebu, sana po matulungan niyo po kami dito kasi wala po talaga kami pampagawa ng bahay. Ayan lang po yung bahay namin, puro mga tinakip lang po. Kwento ng isang tagawad, di lang daluyong ang dahilan ng pinsala. Yung dagat po sobrang taas, yung lakas ng hangin, may kasamang ulan. Nung magsalubong na po ang ilog at saka yung dagat, sabay pa nung malalakas na hangin, kaya lahat halos pong kabayan dito sa amin tinangay. Si Ariel Tayangona, nakuha ang kanyang bangka 300 metro mula sa kanyang bahay matapos tangayin ng daluyong. Tulong din ang apila niya sa Department of Agriculture at kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nananawagan po ako sa lahat, lalong-lalo na po kay Presidente na sana matulungan kami dito mga taga-Catanduanes kasi napakalakas ng dinanas namin ngayong bagyong Rolly na ito. Maraming bahay ang winasak, maraming pananim ang sinira, tsaka yung mga kabuhayan namin, nyog, kupra, abaka. Ang nagpapahirap pa sa mga residente na nawala ng bahay, nag-uulan na naman. Natabo na naman ang mga bato ang bahagi ng ekta-ektaryang palayan ni Ulysses Gonzalez. Sa kabila ng pinsala, ang mahalaga raw, nakaligtas silang lahat at walang nasaktan dahil sa kanilang paglikas. Mabuti raw, napakinggan nila ang huling forecast, kaya agad silang nag-evacuate. Tumpak po yung sinabi ni Mang Tani. Kaya po medyo wala namang nasaktan kasi nung malaman po ng balita kay Mang Tani at sa social media, ayun po, nagsipaglikas na sa medyo matitibay na bahay yung iba. Kalunos-lunos din ang sinapit ng komunidad na ito sa Agban, sa Bayan ng Baras. Kita ang mga wasak na bubong ng bahay, ang iba't ibang gusali ng kanilang central school nasira rin. Pia, dito sa Barangay Dororian ay nasa 145 ang totally damaged na mga bahay habang yung partially damaged na mga bahay ay nasa 380 pero sa buong Higmoto ay nasa higit 2,000 yung nasirang bahay. Pia, halos katumbas yan ano, ng 100% almost nung kanilang total household dito sa kanilang bayan. Kaya naman tulong talaga ang hinihiling nila para sa materyales sa paggawa ng mga tahanan at yung relief goods na kanilang inaasahan. Ang GMA Kapuso Foundation ay namigay na rin ng tulong dito sa bayan ng Higmoto at sa iba pang mga lugar dito sa Catanduanes, pero umaapila rin ang pamahalaang panlalawigan na kailangan pa
ng dagdag na relief goods, lalo na ang pagkain at tubig dito sa Catanduanes. So yan ang latest mula rito sa Catanduanes. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Ian Cruz. Bukod sa baha at landslide, nag-iingat ang mga taga-Albay sa muling pagragasa ng lahar ngayong posible ang bagong bagyo. At mula sa Legazpi City, nakatutok live si Salima Refran. Salima. Iba, nag-preemptive evacuation na nga sa ilang barangay sa dalawang bayan dito sa Albay bilang paghahanda sa dalang ulan ng parating na posibleng bagyo. Buong umagang maulan dito sa Albay, ang DPWH puspusan ng dredging sa mga daluyan ng tubig mula Bulkang Mayon. Ang pamilyang ito, narito pa rin sa kagsawa sa daraga kahit nalubog din sa lahar ang kanilang bahay nang manalasa ang Super Typhoon Rolly. Natatakot pa po kami. Mamaya nga po, tapos ito pagkaloto namin, pagkakain, uuwi naman kami kasi ayaw na namin na dito, baka nandyan naman yung baha. Si Lola Magdalena, kumuha ng ilang gamit. Dadalhin muna siya ng kanyang mga anak sa Maynila. Natatakot na naman kayo, baka maulit na naman. Talagang hindi na kami titigilan. Pinalikas namang muli ang mga residenteng nananatili pa sa Barangay Travesia at San Francisco sa Ginobatan. 300 bahay rito ang nalubog din sa lahar noong bagyong Rolly. Inaasahan kasi magpapaulan ngayong weekend ang panibagong posibleng bagyo. Malaking problema ito, lalo't hindi pa nakakabangon sa hagupit ng Super Typhoon Rolly ang Albay. Bukod sa baha at landslides, nag-iingat ang probinsya sa muling pagragasa ng lahar. Mas delikado kami ngayon sa lahar. Dahil silted, mas silted ngayon ang river channel galing sa Mayon. Ang babagsak na lahar galing sa upstream, pag nagkaroon ng sectoral collapse sa upstream ng mga galis, wala na siyang dadaanan sa ilog, dadaan na siya sa residential. Maghahanap siya ng panibagong dadaanan. Tuloy-tuloy naman ang pagdating ng tulong mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ivan, abiso nga ng mga otoridad sa mga residente, maging alerto, huwag magpakakampante at makinig at sumunod sa utos ng evacuation kung kakailanganin. Yan ang latest mula nga dito sa Legazpi City sa Albay. Ivan. Maraming salamat, Salima Refran. Sa kabila ng pinsalang iniwan ng bagyong Rolly sa Ginobatan, Albay, hindi nawawala ng pag-asa ang isang batang lalaki na mahanap pa ang kanyang ina at kapatid. Ang kanyang kwento sa pagtuto ni Athena Imperial. Sa tindi ng pinsalang iniwan ng bagyong Rolly na sinabayan pa ng pagragasa ng lahar sa ilang barangay sa Ginobatan, Albay, himala para sa 11 taong gulang na si Emmanuel Manrique na nakaligtas siya. Baka sa kanyang mga sugat ang hirap na pinagdaanan. Wala nang bahay si na Emmanuel dahil nasira ng lahar. Bumabalik-balik siya sa ilog na ito sa pag-asang makita niyang muli ang kanyang ina at ate. Yan na, anak ko, baka nandito pa yung si mama. Yung tinitingnan ko, nandito nga. Nakaligtas din ang ama ni Manuel na hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Napakabili. Napakasakit talaga. Kasi makita pa. Kahit patay pa sa buhay, pinumakita. Sabi ni Manuel, huli niyang nakita ang kanyang nanay at ate sa kanilang kusina bago rumagasa ang lahar. Ang palagay ko, buhay pa rin tapos sinita. Humihingi ng tulong ang mag-ama para makabangon muli. At dasal nila, mabuo muli ang kanilang pamilya. Athena Imperial, nakatutok, 24 oras. Nagbarikada sa SC Tex at NLEX ang mga trucker para iprotesta ang hindi pagpapadaan sa kanilang roon dahil sobra raw sa itinakdang timbang. Ang sagot ng pamunuan ng NLEX, kailangang i-regulate ang pagpasok ng mga truck habang nire-rehabilitate ang Candaba Viaduct. At nakatutok si Mav Gonzalez. Pinaluhod, pinusasan at tinutukan ng baril ang truck driver na ito matapos magbarikada sa Mabalacat, Pampanga exit ng SC Tex kaninang umaga. Nagprotesta siya kasama ang ibang trucker dahil mahigit 2 buwan na raw silang hindi pinapayagang bumiyahe sa North Luzon Expressway. Kwento ng truck driver na humiling na itago ang kanyang pangalan, kapaparada pa lang niya ng lapitan ng isang gwardiya ng SC Tex patrol. Pinagtulungan nila ako ng 3 gwardiya kasama yung isang patrol. Pumigas ako, nakalayo ko sa nila, then hinabol ako. Tapos sinalubong ako ng isang patrol pa,
Tapos yun na po yung patrol, nakatutok sa akin ng baril. Pinakawalan ang driver nang dumating ang amo niyang nakipag-usap sa SETEX Patrol. Nagtataka raw sila kung bakit doon nanghuhuli ang SETEX Patrol dahil pumarada naman sila sa MacArthur Highway at hindi sa mismong LX SETEX. Yung mga kasamahan kong driver at saka penante din, nung gusto akong tulungan, kasi nga napaupo ako, kasi pinagtulungan ako ng dalawang gwardiya at isang patrol, tinanay din nilang yung isang gwardiya, tinutukan din po ng baril. Sinampahan na ng reklamong grave threat at grave coercion ng SETEX Patrol na nanutok ng baril sa driver at dalawang kasamahan nito. Sinisika pa namin kuna ng payag ang SETEX Management at ang mga inireklamo. Nagbarikada rin ang trucker sa iba't ibang exit ng NLEX sa Pampanga kaninang madaling araw. Sa San Fernando exit, walang nagawa ang mga motoristang naipit. Ilang truck, sumunod na rin po sila sa sukat. Actually, hindi po sila nadadaan kay NLEX. Nadadaan po sila ngayon through Apalit. Siyempre sir, nagiging crowded na rin po yung Apalit, yung MacArthur Highway. Kaya kailangan po, ibukas na natin si NLEX. Inalis ng truckers ang barikada matapos ang isang oras nang makausap si Governor Dennis Pineda. Sa taya ni Pineda, nasa 2,000 truck kada araw ang nagmumula sa Pampanga. Karamihan, nagsusupply ng materyala sa Metro Manila para sa Build, Build, Build program ng gobyerno. Hindi pa raw sila nakakapag-usap ng LX Management na siyang may hawak sa SETEX. Willing na lahat kung sumunod sa gusto nila. Pero timbang na lang pinag-uusapan, dapat pa ho ba tayong tumagal ng buwan? Sabi naman ng NLEX Management, kinailangan nilang pansamantalang i-regulate ang pagpasok ng kadalasang overloaded down at 12-wheeler dump trucks habang nire-rehabilitate ang Candaba Viaduct. Patuloy raw silang nakikipag-usap sa truckers para matugunan ang issue sa timbang at para masigurong ligtas ang kalsada para sa lahat. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. 2,157 ang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Ikalawang sunod na araw po ito na mahigit 2,000 ang mga bagong kaso. 393,961 na ang total cases, 252 naman ang dumagdag sa mga gumaling, kaya sa ngayon 350,216 na ang total recoveries o 88.9% ng lahat ng kaso. 24 ang nadagdag sa mga namatay, kaya 7,485 na ang total deaths. Quezon City ang may pinakamaraming bagong kaso. Sunod ang Davao City, lalawigan ng Rizal, Bulacan at Cavite. Sa 36,260 active cases o nagpapagaling pa, 83.7% ang mild, 10% ang asymptomatic, 2.3% ang severe, habang 4% ang critical. Sa gitna po ng mga pagsubok, tuloy ang Pasko ng mga Pinoy. Kaya nga kalawat-kanan na ang mga palamuting pamasko sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa Tarlac po, sinimula na ang taunang Belenismo o pagandahan ng iba't ibang klase ng Belen. Gawa sa indigenous at recycled materials ang ibibida sa kompetisyon ngayong taon. Kailangan sumunod sa health protocols sa mga gustong makita ang mga Belen. Pinailawan na rin ng isang mall sa Pasay ang kanilang 60 talampakang Christmas tree. May mga mascot at choir pa sa seremonya kanina. Nagkalat na rin ang ilan pa ang Christmas decor sa mall. At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong Sabado. Mga kapuso, 48 days na lang, Pasko na. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Merina Buong Puso. Para sa Pilipino, ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.